I was born Catholic. My father is a Catholic and my mother is also devoted Catholic. My father is Bicolano. Nagpapalupa nga ng ano yan, ng likod pagka Semana Santa. Oh. Ang pamilya Lagman naman na mother side ko sa Pampanga ay devoted Catholic. So there is a very impossible na mag-iisa akong Muslim. So, mahirap. Mahirap. Napakahirap. So, paano yun? Naging leader din po kayo ng Katoliko? Well, kasi sayang ko niyan, elementary, pagdating ko ng high school, nagkaroon ako adult, as a born Catholic, no, devoted ako sa Katoliko, nagkaroon ako ng kaklase nung first year ako na crush ko, eh, mahihain ako talaga. Crush niyo? Kamukha ni Valerie kasi yun. Wow! Kaya pala masama. Kaya pala masama. Naging leader din ng Well, ganito ang Katoliko. Pangyayari niyan kasi nung elementary ako, nung high school ako, no, as a Catholic, eh, yung kaibigan kong ito ay isang born again. No, nakras ko. Okay? So, inibitahan niya ako minsan sa kanilang church. Not merely na para umatin sa kanilang church. Ang purpose ko talaga para mabilis lang siya. Yes. So, bandang muli, lagi niya ako iniimbita na wala na attention ko sa kanya. Napunta na doon sa pakikinig sa sermon ng pastor. So, sa pakikinig ko na sermon, na doon na na-focus ang aking atensyon sa pag-aral about yes. God. Hanggang sa na-meet ko ang isang magaling na professor kasi sa theology. Tatlo ang doctorate niya. So, na-encourage niya ako na mag-aral sa kanyang institute. Kaya, tapos naging isang taon akong pastor, youth pastor, hanggang naging associate pastor and regular pastor. Naging pastor talaga kayo? Yes. Sa religion na? Ng Pentecostal. Pentecostal. Iba pa yun. So, Protestant talaga. 21 pa lang ako noon eh. 21 pa lang? Ako noong mga panahong yun. Na-ordain na ako kagad. I'm the youngest reverend in the Philippines. Oh. Paano napunta sa Islam po? So, si Dr. Gary Garzain, sabi niya, lumalago ang ating simbahan, at higit sa lahat, marami na tayong mga ka-anib ang nag-a-abroad. So, yes. Kailangan na tayo magpadala ng pastor ibang bansa. Sabi ko, mas gusto ko po, pastor, kung ipapadala niyo ako sa Saudi Arabia. So, napunta po kayo sa Saudi Arabia. Sa Saudi. Yes, 1990. Mm-hmm. 91. Okay. So, ginawa, sabi niya sa akin, inatid niya pa ako sa airport. Sabi niya, Reverend Barcelon, okay, nandiyan ka na, papunta ka na ng Saudi. Pwede bang pagsubikapan mo na ang mga Muslim ay madala mo sa ating fellowship. Ayan na gumaganda yan. Ayan na. Ang problema nito, hindi ko alam ang reliyon ng mga Muslim. Yes. Totally, nakapagtapos ako ng theology, lahat ng mga nakapag-aral ng theology, hindi lang pinag-aralan ang about sa reliyon ng mga Muslim. Mm-hmm. Totally zero ako dyan. Blanco ako dyan. Kaya sa aeroplano, habang nasa aeroplano, sa ibabaw na aeroplano for 9 hours, 9 and a half na travel sa aeroplano, nasa taas ka ng Sky, nag-iisip ako ng mga strategy, method, kung paano ko mako-convert ang mga Muslim. Dahil alam po ako mga Muslim, mga traitor. Negatibo ang tingin ko sa kanila, terorista. No? Yung po yung unang tingin nyo sa kanila. Yun talaga ang paniniwala ko ng mga panahong wala akong kaalam-alam talaga sa kanila kasi negative talaga ang alam ko sa mga Muslim. No? Hindi ka ano talaga. So, tapos yung religion, yung kanilang paniniwala, labag pa sa paniniwala ko. Yes. Pero, so, in other words, pagdating ko doon sa Saudi Arabia, ang una ko kagad ginawa, sabi ko hindi ko alam ang religion nila. Kailangan suriin ko ito para malaman ko nang sa ganun, madali ko silang ma-communicate para ma-convert ko lang sila sa aking paniniwala. So, kailangan alamin mo muna Alamin ko yung paniniwala correct. Nila. Yung laman, so, ginawa ko, bumili ako ng kanilang libro, yung tinatawag nilang Quran. So, sabi ko, babasahin ko ito, pag-aaralan ko ito. Susuriin ko, paghahanap lamang ako ng isang talata sa aklat nila na Quran, na kamalian, just loopholes, impractical, impertinent, no? Illogical. Yun ang aking acid test. Sabi ko, pag nakakita ako ng maling aral, automatic itong gagamitin ko isang talata ng kanilang libro para makumbert ko ang isang Muslim sa aking paniniwala. To make the story short, tapos kong basahin ang buong Quran, ang natuklasan ko, yung aking paniniwala, ang siyang tantad ng kamalian. Yun ang dahilan kung bakit nag-Islam ako. Thank you po. Maganda story. Maganda. Imam, so balikan muna natin yung pagsakay niya ng eroplano.